Sampung paraan para maging attractive sa iba sa pamamagitan ng magandang personalidad. Marami sa atin ang nag-iisip na baka hindi tayo gusto ng ibang tao. At madalas pa nga na maitanong natin sa sarili ang tanong na bakit. Dahil ba yon sa itsura mo? Nangangamoy ba ang katawan mo? Madaldal ka ba? Madali ka bang mabagot? Kung iniisip mo na ang pagiging attractive ay nakadepende lang sa hairstyle, pananamit o itsura, dyan ka nagkakamali. Ang iyong magandang personalidad ay ang pinakamahalaga sa pagiging attractive. Oo, kailangan naman talaga na magkaroon tayo ng proper hygiene. Pero, kailangan mo ding sanayin ang iyong sarili na makihalubilo sa iba. Kahit ano pang impormasyon ang nakuha mo sa iba o sa internet, ang personal development ay hindi dapat tumigil lang hanggang sa edad na 25. Bata man o matanda, mayroong lugar para sa personal improvement. At hindi nawawala yun. Ang pag-improve ng iyong sarili ang makakatulong sa iyo para magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili. Masayang buhay at maging mas katanggap-tanggap para sa iba, sa personal man o sa professional mong buhay. Narito ang ilan sa mabilisang mga paraan kung paano mo mai-improve ang iyong attractiveness sa pamamagitan ng personal na pag-unlad sa sarili. Number 1, maging isang taong maaasahan. Kapag lagi kang pumapalya sa mga plano mo, mahilig kang magbago ng isip sa huling minuto, at hindi mo sinusunod ang mga ipinapayo mo, titingnan ka ng iba bilang isang tao na hindi maaasahan. Baka hindi ka nalapitan ng iba o kwentuhan ng importanteng mga pangyayari sa buhay nila. Kung nahihirapan ka na magkaroon ng ganitong ugali, try mong maging consistent sa ibang bahagi ng iyong buhay. Ang hindi pagbabago-bago ng desisyon ay ang patuloy na pagsunod sa iyong araw-araw na gawain. Ito ay pagkakaroon ng rutina at patuloy na paggawa ng mga healthy habits. Kaya, gawin at tapusin mo ang mga tunguhin mo. Hanapin mo ang tunay na pagwawagi sa pamamagitan ng pagiging maunawain at responsable sa mga bagay-bagay na siyang magiging susi para tingnan ka rin ng iba bilang responsable at maaasahang tao. Ang pagiging isang taong maaasahan ay isang mabuting katangian sa kaibigan o sa isang long-term partner. Kaya, kailangan mong tumayo at mag-improve para makabuo ka ng matibay at matatag na relasyon sa iyong buhay. Number 2, magpakatotoo ka. Napapansin ito ng iba kapag nagkukunwari ka lang na interesado sa sinasabi ng kausap mo. Kaya, huwag ka mag-pretend. Magpakatotoo ka. Kapag hindi ka tapat, magiging turn off yon at lalayuan ka ng iba. Huwag kang magbigay ng mga peking papuri o maging sobra sa pag-aanunsyo tungkol sa iyong sarili. Maging totoo ka sa sarili mo. Hindi mo naman kailangang pabidahan ng iba dahil ang totoong ikaw ay kahanga-hanga na. Ang pagiging totoo mo sa sarili mo ay siguradong mapapansin ng iba at tiyak na hahanga sila sa iyo. Huwag mo nang alalahanin ang iniisip ng iba sa iyo dahil ang importante ay kung ano ang iniisip mo tungkol sa sarili mo. Number 3, practicein mo ang iyong husay sa pakikipag-usap. Baka introvert ka o yung tipo ng tao na hindi masyadong nakikihalubilo sa iba. Pero ang pag-practice ng iyong conversation skills ang makakatulong sa iyo para dumami ang iyong mga kaibigan at mapalapit ka sa kanila. Hindi mo na kailangan pang baguhin kung sino ka o huminto sandali para hanapin ang iyong sarili. Bagkus, kailangan mong gumawa ng pagsisikap na mapa-improve pa ang social skills mo. Kapag positibo ka, maraming tao ang hahanga sa'yo at madali ka nilang malalapitan. Pwede mo rin ma-improve ang iyong body language. Subukan mong makipag eye contact sa kanila. Pwede kang sumandal ng kaunti habang nire-respeto ang personal space nila. Practicein mo rin ang pakikinig ng taos-puso sa sinasabi nila kaysa maghintay lang sa iyong pagkakataon na magsalita. Pagtuunan mo ng pansin ang iba't ibang mga ideya na sinasabi nila sa iyo. Pahalagahan mo ang mga sinabi nila at huwag mo silang sabayan habang sinasalita nila ito. Maghanap ka ng mga common grounds sa pagpapasimula ng isang conversation. Pwede ka rin gumamit ng maikling mga jokes para magawa ito. Sa halip na pag-usapan ang kalagayan ng panahon, bakit hindi kayo mag-usap
pag-uusap tungkol sa mga libro, pelikula, o TV show, o kung na-e-enjoy ba nila ang mga local food o restaurants. Kaya mahalaga talaga na laging magtanong, lalo na kung ang conversation ninyo ay hindi na masyadong interesting. Manatili ka lang sa topic na interesado ang kausap mo. Pwede mo siyang tanungin kung anong nagpapasaya sa kanya, anong opinion o kaisipan niya sa topic na pinag-uusapan ninyo, o kung ano ang mga ginawa niya nitong nakalipas na mga araw. Pero palaging tandaan na palagi mong re-respetuhin ang personal space niya at ang kanyang privacy. Sa unang tingin, pwede kang maging attractive kausap, pero kapag naging mahirap para sa iyo na gamitin ang mga conversation skills, baka maging dahilan pa ito para mahirapan ka sa pag-achieve ng iyong goals sa personal relationship at career. Number 4, aktibong paghahanap ng social settings. Kung introvert ka, ang isang ito ay mas magiging komplikado kaysa sa naunang bahagi, dahil kapag iniiwasan mo ang ibang tao, madali nila itong mapapansin. Lumalabas na wala kang interes sa kanila, arrogante ka, bastos, o di kaya'y hindi ka attractive. Kaya lumabas ka at sanayin mo ang iyong sarili para mapa-improve pa ang iyong social skills. Pero huwag mong pagurin ang sarili mo biglaan sa sobrang pag-party, pagsali sa learning groups, o pakikipagrelasyon. Maging balanse ka sa iyong oras sa panahon na nag-iisa ka at sa mga oras na ibinibigay mo sa iba. Aktibong paghahanap ang susi para dito. Huwag mong hayaan ang iyong interaksyon sa grocery store, trabaho, o eskwelahan lang. Humanap ka ng mga bagong oportunidad at importanteng mga events na pwedeng madaluhan, o di kaya yayain mo sila na magkape sa labas. Totoo na sa lahat ng bagay sa buhay, kapag nagpa-practice ka tungkol dito, siguradong mas mag-i-improve ka upang marating ang iyong mga tunguhin. Number 5, manatiling kalmado. Huwag magpanik. Nakaka-stress ang mga social situations. Kapag ikaw ay nababalisa, panatilihin mo lang ang pagiging kalmado. Kahit grabe ang pagtibok ng puso mo o para ka nang mahihimatay sa kaba, huminga ka lang ng malalim at magpatuloy. Ang pagiging balanse at pagkaroon ng emosyonal na katalinuhan ay pwede namang matutunan. Pero kapag kaya mong manatiling kalmado, siguradong hahangaan ka ng iba at magkakaroon sila ng respeto sa iyo. Pwede mong sabihin sa iba ang mga bagay na inaalala mo at ang mga nakakapagpabalisa sa iyo. Pero huwag mo dapat bigla-bigla na lang ilabas ang emosyon at ang galit mo sa lahat ng tao. Ang iyong pagdedesisyon na may kalinawan ay magiging kahanga-hanga at magiging mas attractive ka dahil kaya mong maging kalmado pa rin kahit pa napaka-stress na ng isang sitwasyon. Number 6, manatiling positibo. Ang pagiging mapagpasalamat ay kilala na bilang isa na nagpapa-improve ng kahusayan ng bawat individual. Kung nakakahanap ka ng kaligayahan sa bawat detalye ng buhay, magiging kapakipakinabang ka kaysa maging parang pabigat para sa iba. Ang negatibong kaisipan kasi ay humihila lang sa iyo pababa. Maaari ka ring layuan ng iba kung reklamador ka o may paniniwala na lahat na lang ay masama at wala ng pag-asa. Lumalabas na mahina ka at nangangailangan ka ng tulong kung panay reklamo lang at wala kang ginagawang aksyon sa mga reklamo mo. Kaya, ang pagiging positibo at pagiging isang tao na hindi nawawala ng pag-asa ay nakaka-attract talaga, at maaari pa itong makadagdag ng awareness sa buhay mo kahit sa maliliit na bagay. Number 7, huwag kang magduda. Bahagi na ng pagiging confident ang pag-alis ng mga pagdududa sa sarili. Hindi ito nangangahulugan na hindi mo na kailangang mag-reflect sa mga desisyong ginawa mo, o aminin pa nga ang iyong mga pagkakamali. Bagkus nangangahulugan ito na kailangan mong alisin ang pagdududa sa sarili mong kakayahan. Ang pagtanggal ng pagdududa sa sarili ay nagpapakitang may kumpiyansa ka na matalino ka, mayroon kang sapat na kakayahan, at alam mo na ikaw ay attractive para sa iba. Paniwalaan mo ang sarili mong desisyon. Gawin mong basihan ang iyong mga kaalaman at karanasan. Gumawa ng agarang pagkilos. Maging matatag na tapusin ang mga bagay na dapat mong gawin at aksyonan mo ito araw-araw. Ang mga kakayahan na ito ang magpapaunlad sa leadership skills mo na siyang nakakatulong para maging kaaya-aya ka para sa iba. Number 8, iwasan ang agresibong pag-uugali. Mapamilit ka ba? O di kaya'y gusto mong masunod palagi? Sa tingin mo, isa ka bang perfectionist? May nakapagsabi na ba sa iyo na sobra kang nagpo-focus sa kaunting detalye at kinokontrol mo lahat kahit yung maliliit na bagay? Nagagalit ka ba kapag hindi nagaganap ang mga bagay ayon sa pinagplanuhan mo? Ang ganitong mga katangian ay tiyak na hindi attractive. May mga pagkakataon na kailangan mong maging confident kapag
ikaw ang leader sa grupo nyo. Pero mayroong isang linya na pumapagitna sa pagiging confident at pagiging agresibo. Tiyak na nakaka-turn off sa iba, sa personal man o sa professional, ang pagiging magagalitin at ugali na parang nagbabanta ng away. Kapag naging mapamilit ka kahit ayaw nila, makikita mo na paunti-unti ka nang iniiwasan ng mga tao at sumasama ang loob nila sa iyo. Number 9, maging relax, pasayahin ang iba, at huwag maging masyadong seryoso. Kahit ang simpleng pagpapatawa lang ay napapahalagahan ng iba, lalo na sa mga awkward na sitwasyon, at nagpapakita lang yon na hindi ka isang boring na tao. Kapag masyado mong sineseryoso ang mga bagay-bagay sa buhay mo, parang linalagay mo lang ang iyong sarili sa pagkabigo kapag hindi bumuti ang sitwasyon ayon sa nais mong mangyari. Maging chill ka lang at subukan mong huwag masyadong isipin ang mga bagay-bagay, dahil susi ito para mapasaya mo rin ang ibang tao. Isang bagay na makapagdudulot ng saya sa pag-uusap nyo ay ang pagkwento ng mga nakakatawang bagay sa iyong karanasan. Natural na sa mga tao ang pagkahumaling sa mga istorya, at kapag nakapaghanda ka ng ilang totoo at nakakatuwang kwento, tiyak na maraming makaka-appreciate sa iyo. Number 10, mabuhay para sa iyong sarili. Siyempre, huwag mong kalimutan ang mga taong nasa paligid mo, dahil mahalaga rin sila. Pero ikaw ang bida sa kwento ng buhay mo. Sundin mo ang mga pangarap mo. Hanapin mo ang hilig ng puso mo. Maging ikaw ka sa sarili mo. Ang mga bagay na para sa iba ay baka hindi bagay sa iyo. Kaya itigil mo ang paglilipat-lipat ng iyong sarili sa mga post na nakikita mo sa social media. Kung nag-aalala ka sa mga maaring isipin sa iyo ng iba na nararanasan din ng karamihan, sinasayang mo lang ang oras mo sa paghihintay na may tumanggap sa iyo na siyang humahantong sa pakiramdam na parang walang saysay ang buhay mo kahit na nagawa mo na ang mga layunin mo. Kaya sa halip, mag-focus ka sa mga bagay sa buhay mo na nagbibigay ng kasiyahan para sa iyo. Tuklasin mo kung sino ka at kung ano ang mga gusto mong gawin, dahil ang pagkakaroon mo ng ganitong layunin ang susi para maging attractive ka para sa iba. Kung nagpo-focus ka sa tunguhin mo para magkaroon ng mas attractive na personalidad, tiyak na mapagtatagumpayan mo ito. At habang ginagawa mo ito, makikita mo na ang pagiging confident at pagkaroon ng tiwala sa sarili ay mas magiging madali. Ang mga social skills ay madaling matutunan, at ang personalidad mo ngayon ay hindi kinakailangan na maging parehong personalidad mo 10 taon mula ngayon. Ikaw ang magkontrol sa buhay mo, at makikita mong hinahangaan ka na ng iba. Kaya ipagpatuloy mo ang pagiging confident mo, at sundin mo kung ano ang ninanais ng puso mo. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like at share sa iyong mga friends. Para sa mas marami pang videos na katulad nito, hit the subscribe button and click the notification bell. At siguraduhin na panoorin ang ibang mga videos namin. Thanks for watching!